Pinangangambahang nasawi ang 11 U.S. servicemen na sakay ng bumagsak na Army helicopter noong Martes ng gabi. Samantala, isa-isa nang nagbibitiw sa pwesto ang ilang Ferguson officials kaugnay ng investigasyon ng Amerika sa umano'y maling pangangasiwa at diskriminasyon sa syudad. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mirasol Labogadil. Sa Amerika, nagbitiw na sa tungkulin ang police chief ng Ferguson, Missouri, kaugnay ng federal report na umano'y racial bias ang kanyang departamento. Isinailalim sa investigasyon ang Ferguson matapos na mapatay ng isang white police ang black American teenager noong Agosto ng nakaraang taon na nagdulot ng mararahas na protesta sa iba't ibang panig ng Amerika. Maliban sa police chief, maraming Ferguson officials na rin ang nagbitiw sa pwesto dahil sa lumabas na federal report. Sinabi ng U.S. authorities na magsasagawa ng malawakang pagbalasa sa mga opisyal ng Ferguson County dahil sa maling pangangasiwa at diskriminasyon. Samantala, pansamantalang sinuspindi ngayon ang paghahanap sa 7 Marines at 4 na Army air crew sa bumagsak na helicopter sa Navarre Beach, Florida noong Martes ng gabi. Bunsod ito ng makapal na hamog na lalong nagpapahirap sa search and rescue mission ng U.S. military. Ang 11 hindi pa pinapangalan ng servicemen ay sakay ng Army National Guard UH-60 Black Hawk helicopter habang nagsasagawa ng training exercises sa Navarre Beach. Ayon sa isang U.S. military official, pinangangambahang patay na ang 11 sakay ng bumagsak na helicopter. Samantala, natagpuan na rin ng rescue teams ang ilang bahagi ng helicopter. Tumawag at nagpaabot na ng pakikiramay si President Barack Obama sa mga kaanak ng mga servicemen. Inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. At sa Iraq, napasok na rin ng Iraqi forces ang bayan ng Tikrit matapos ang 10 na opensiba laban sa ISIS. Ang Tikrit ay ang hometown ng dating Iraqi leader na si Saddam Hussein na kinubkob ng ISIS. Napasok ng Iraqi force sa tulong ng volunteer forces ang northern at southern Tikrit. Ayon sa isang Iraqi general, mahirap ang kanilang laban sa ISIS kaya mabagal ang pagpasok nila sa Tikrit. Nasa 30,000 puwersa ng Iraq at mga milisyas ang naglunsad ng opensiba upang bawiin ang Tikrit. Mirasol Abogadil, UNTV News, Worldwide.